So this time DVD tayo, no? Samsung na P270K na model. So ang complaint ng may-ari, may pumutok daw yata sa loob, sabi. So nawala na agad ng power. So nabuksan na natin yung DVD, no? Player. At na-confirm natin na mayroong ang pumutok yung pinaka-regulator niya para sa kanyang power supply. Makikita nyo, mayroong basag ito. May pumutok nga, no? So, hindi ko na alam kung anong number ng pyesa. Pati itong kapasitor na ito ay talagang nabiyak, ano, pumutok. So, pwede naman nating ano, hanapin to sa online, ang diagram nito, at i-order natin ang pyesa, pero matagal-tagal. So, ang gawin na lang natin, i-modify natin ang power supply nito gamit ang universal, no, power supply. So, baklasin muna natin yung board para mas magawa natin ng maayos. At talagang hindi naman pwedeng gawin na nandiyan lang siya, no. So, baklasin muna natin yan, yung power supply na board. Dahan-dahan sa pagtanggal ng flex wire, no, para hindi na madagdaga ng sira. Oops! Meron pa sa may connector na nakakonect doon sa mainboard niya, kaya ayaw maangat. So baklasin muna natin yung mechanical niya para sa DVD, no? Para mabaklas natin ng maayos. Okay, ito na. So, para magawa agad, ito ang gagawin natin. Naguhit na natin yung diagram ng power supply na gagawin natin, no? Gumagamit ito ng 5L0380R. So, ang pin 1 sa ground. Yung number 2, syempre, sa pinaka main, positive line. Ito ang sa starting, no? Pin number 3. Ayan, yan yung main windings. So, auxiliary yung nasa taas. Ito yung optocoupler. So, sa DVD na ito may optocoupler. Yun lang ang gagamitin natin, no? Ayan. 24 volts na Zener diode ang gamit dyan, no? 20 pwede din. Kung meron. Ito 10 ohms. 1/2 watt pwede. Or 1/4 pwede rin. So, ito yung gagawin natin ngayon. I-modify natin, no, para magkaroon ng power. So, sa mga natatanong ng schematic diagram, ito po siya. Pwede natin i-pause ang video at i-copyahin na. No? I-save ang picture. Ito yung IC. Marami akong stock dito. 5L0380. Zener diode na 24 volts. Kapasitor na 4750 volts. Dalawang resistor na 180 for starting at saka 10 ohms, no? Serve as fuse para sa kanyang auxiliary windings. So, may mga kailangan pang diode, piyesa kagaya ng diode. So, ang power supply na ito ay meron namang diode. So, yun na lang ang gagamitin ko. At marahil ang Zener diode 24 hindi ko magagamit kasi nakita ko may Zener diode din ito. So malamang pwede 'yon. So tinanggal na natin yung 8 pins, no, na regulator na pumutok. So diyan na lang natin ibabaon ang 4 pins na IC. Ayan ang resistor na 180K sa baba ko pinadaan. Tapos yan na yung IC na 5L0380R. Ayan. Yung ibang pyesa di ko na tinanggal kasi di naman siya maka-apekto sa bagong regulator, no, na ikinabit natin, universal. So mabilis lang gawin ito, no? Pero kung meron kayong 5 wires pwede yon, or 4 wires. Okay, ready na.
So pagkatapos naman nating ma-modify, i-plug na ba? Oops. Huwag nating gawin 'yon. So ipinakilala ko sa inyo ang aking Variac transformer. Matagal na sa akin 'to, madalang ulang ginagamit. So sa mga beginners sa di nakakilala nito, ito ay tinatawag na Variac transformer, no? Variac meaning nagvavary, pwede siyang i-adjust variable output, no? From 0 to 130 volts. Ayan. So galing ito sa labas, kaya 110 ang input nito. So walang problema, may 110 ako dito. Ayan. Since na autovolt naman ang design ng power supply natin, so pwede siya sa 130, ano, hanggang 130. So subukan na natin. Para iwas disgrasya, no? I-monitor natin habang tinataasan, no? Yung supply, mamonitor natin if gagana or hindi yung ating modification na ginawa. Okay? Adjust natin from zero. Yung analog, easy input 'yon. Yung digital, yan na yung sa secondary, no? Output. 0 volt, adjust natin. Konti. Oh, ayan na. Naka 250 ang settings ko, no? So, wala pa sa 50 volts. Ayan, 50 volts na, easy. Meron na ba? Yun, meron na ang output. So, di siya stable, no? Kasi nga, masyado pang mababa. Kung may problema, posible sasabog, di ba? So, posible gagana ito. Try nating taasan. Okay, gawin natin 110. Ayan na. Try natin monitor, switch on. Boom. Ayun, may 5 volts na. Unstable pa, pero kasi walang load. Ayan, meron ng 110, no? So, autovolt naman kasi itong power supply, kaya pwede siya sa 110. Gawin natin 120, no? 120 volts. Switch on. Yun. Ayun na, merong 5 volts fluctuating. 120 ang AC sa analog. So, I think gumana, no, yung ating modification ng power supply nito. Gumana sa 110, 120. Subukan natin ngayon sa 220. Ayan, tingnan nyo, yan yung input nya, yun, 225 volts na yan, oh, analog. Output nya 5 volts, 4.2, fluctuating, kasi walang load, no? Mag-stable yan pag may load na. So, ibig sabihin, gumana yung ating ginawang modification. So, balik na natin. At maganda kasi branded ito, medyo makapresyo tayo sa ating customer. So, pwede na nating i-diretso plug, no? Kasi wala naman tayong nakitang problema na. Hindi makita yung display kasi may flash. Ayan, oh, meron, oh. So, tinanggalan natin ng flash yung ating camera. Kita nyo, may load na, no? Sa kanyang display. Tingnan natin. Stable ang 5 volts. Ayun, stable na siya kasi may load na. Sa taas. Negative 7. Meron ba? Ayun, negative 7 volts. Supply ng mainboard, no? So, success tayo. Ipo ang regulator na ipinalit. Walang init. So, stable siya, no? Hindi na natin lalagyan ng heat sink kasi kaya niya naman, eh, no? Ayos. Nilagyan natin ng bala, DVD. Ayun, nagpe-play na siya. So, sana may natutunan kayo, no? Kaya maganda mag-stack ng regulator na yon sa mga DVD, mga maliliit na wattage na LED TV, pwede. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ingat palagi!